What's up, guys? So, for today, pag-uusapan naman natin kung paano ako nakarating dito sa Canada sa halagang 10,000. Yes, 10,000 lang ang nagastos ko papunta dito sa Canada. Kasi recently, medyo madami na yung nagko-comment sa mga videos na kung paano nga ba ako nakarating dito, anong agency, magkano yung nagastos. So, ngayon, pag-uusapan natin kung kailan ako nagsimula mag-apply and paano kong nakarating or paano kong nakilala si IPAMS. Okay, game. So, story time tayo. So, July 2021, kaka-deploy ko lang sa Popeyes. So, doon po ako nagtatrabaho nung nasa Pilipinas po ako. And then, may nakilala akong isang tao na sa business venture na nag-PM sa akin. Sabi niya, "Sir, magre-restock po ako ng mga products na binibenta ko." So sabi ko, "Sir, okay lang po ba, re-replyan ko po kayo mga lunchtime? Kasi yun yung break time ko kasi naka-on floor lang po ako dito sa store." Ganyan. So tapos, doon na nagsimula yung conversation namin. So sabi niya, "Ano bang work mo, sir?" So sabi ko, "Sir, manager po ako ng Popeyes, pero kaka-deploy ko lang po dito ngayong July. And then, galing po ako sa KFC for 6 years. So, restaurant manager po ako dun." So, yun, sabi niya, "Sakto. Actually, naghahanap ako ng mga restaurant supervisor or manager na ide-deploy ko sa Canada." Tapos, nagpakilala na din siya na I am from IPAMS, na zero fee agency, no placement fee, no IELTS needed. So, sa una, medyo hindi ako naniwala agad kasi syempre, no placement fee, zero fee. So, di ba, most of the agency naman talaga sa Pilipinas, talagang may placement fee, may babayaran ka talaga bago ka makapag-abroad or bago ka makapag-Canada. Tapos, ni-research ko yung agency. So, tinignan ko sa Google, tinignan ko sa Facebook, and to find out na sobrang legit pala talaga si IPAMS. And yung taong binabanggit ko pala kanina na nakausap ko, si Sir Raymond. So, siya yung recruiter ko way back nung nag-a-apply ako sa IPAMS or nag-encourage sa akin mag-Canada. So, shout out kay Sir Raymond Sayaw. So, thank you so much, sir. So, July 8 yun, yung magka-chat kami ni Sir Raymond yun. So, tapos nagpasa na ako ng mga basic requirements. So, ano-ano nga ba yung basic requirements? Okay, so number one is the detailed resume. So, pag sinabing detailed, talagang detalyado. As in, lahat ng jobs and responsibilities mo nandoon. Tapos lahat ng employment period nandoon. Okay, number two is PEYOS certificate. So, yung PEYOS certificate nakukuha lang siya sa online. So, ano yung parang sa POEA yon. So, i-search nyo na lang sa Google na how to get PEO certificate. Madali lang siya. So, parang 8 modules lang siya. Okay, number 3 is valid passport. So, syempre, kailangan valid yung passport nyo. So, kung ma-expired na siya ng 1 year, so, dapat i-renew nyo na siya kasi dapat alam ko minimum of 3 years if I'm not mistaken. 3 years pa siyang valid. Okay, and then yung number 4 is yung SSS employment history. So, makukuha niya yan sa SSS online. So, if wala, punta na lang kayo sa SSS para kumuha. And then, number 5 is, ano nga ba yung isa? NBI clearance. Okay? So, ayun yung basic requirements na pinasa ko para ma-initial interview ako ni Sir Raymond. So, okay na. So, July 8 kami nagkausap ni Sir Raymond. Tapos, nagpasa na ako ng mga basic requirements. And then, July 28, na-schedule niya na ako ng initial interview. So, yung initial interview na yun, on that day, nakapasa rin ako. And then, pinapirma niya ako ng mga application forms or yung official IPAMS application forms. Tapos, syempre, sabi niya, maghintay lang ako ng result kung kailan ako magkakaroon ng final interview. Okay. October 5, so after 3 months, October 5, nagkaroon ako ng employer final interview. Okay, so in-interview na ako ng employer via Zoom.
So, via Zoom lang din siya. Tapos, nag-run lang yung interview ng mga 15 minutes ata or mga, basta saglit lang siya. Tapos, after 2 days, nalaman din namin agad yung result. Okay, so 7 kaming in-interview during that day and then 2 lang kaming nakapasa. So, ito yung sample ng email sa amin na ito yung nakapasa kami. And then, on that day din, October 7, so October 5 kami na final interview, October 7, nalaman naman yung result. So, pinapirma na kami or sinendan na kami ng mga LMIA forms or LAMIA. So, tinatawag ng iba LAMIA or LMIA. So, inuuna talaga yon kasi nga 6 to 8 months yung approval ng LMIA or yung Labor Market Impact Assessment. Tapos, October 12, nag-email na sa amin si Sir Dennis ng IPAMS about sa offer orientation. So, offer orientation na agad. So, di ba sobrang bilis? Imagine, October 5, final interview. October 7, release ng result. October 12, may offer orientation na kami via Zoom. And also, pinakilala na rin sa amin kung sino yung project officer na maghahawak ng aming application. So, si Ma'am Babes. Si Ma'am Babes yung aming project officer na nag-asikaso lahat na sa amin. Thank you so much, Ma'am Babes. And then, November 26. So, November 26 naman, nakaschedule na kami ng upfront medical exam. Okay? So, yung upfront medical exam, so, ayun na yung parang final na medical nyo doon sa accredited na clinic na ibibigay ng IPAM sa inyo. So, kami, doon kami nagpa-schedule ng upfront sa IOM sa Makati kasi doon yung malapit sa akin kasi taga Manila ako. And then, sila din yung pinakamura kasi 10,000 lang yung binayad namin. So, kaya 10,000 lang talaga yung binayad namin. So, buong processing ng application ni IPAMS. Fast forward, March 2022. So, November kami nagpa-medical, December, January, February, March. Okay, so March, pinadala na namin lahat ng mga original documents namin. So, hiningi na siya ni IPAMS, ni Ma'am Babes, lahat ng original documents, including original diploma, original birth certificate, basta lahat ng hihingin sa inyo ni IPAMS, ipapadala nyo na. Okay, so isa sa mga reason din pala kung bakit natagalan, so from November yung medical namin to March, kasi nung January 2022, alam ko, at saka February 2022, nag-lockdown tayo sa Pilipinas. Okay? So, syempre, naka-affect din yon sa mga processing kasi may mga offices na sarado, wala na namang trabaho. Kaya, naiintindihan namin yung mga ganong delay na nangyari. Okay, fast forward, July 14, 2022, lumabas na yung LMIA namin or LAMIA namin. So, inabot siya ng 9 months. So, hindi naman din talaga as in delay eh. Kasi, originally, 6 to 8 months talaga nire-release yung LMIA. Sa amin, umabot lang ng 9 months kasi nga, yun nga, nabanggit ko noong January, may mga lockdown sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, syempre sa ibang country din, including Canada. So, ibig sabihin, on time lang siya na na-release yung LMIA. So, syempre, nung pagka-release ng LMIA, sobrang saya na. Sobrang saya ko, sobrang saya namin ni Christian, yung kasabay ko. Kasi nga, kapag lumabas na kasi yung LMIA, yung approved LMIA, ibig sabihin, malaki na yung chance mo talaga or talagang makakaalis ka na. Okay? Kasi nga, ano yun, medyo mahal din yung LMIA. So, yung sa amin naman, sa part namin, si employer yung nagbayad. Okay? So, after a month, August 16, 2022, pinagawa na kami ng mga IRCC GC account. Okay, so gumawa na kami ng IRCC accounts. Tapos, nag-fill up na din kami ng mga visa application forms. Kasi, yung visa application forms, pipirmahan lang namin siya, fill upan lang namin siya, and then isa-send namin ulit kay IPAMS or kay Ma'am Babes, yung project officer namin. Then sila na mag-aasikaso lahat. As in, ang gagawin mo lang, lahat ng hihingin nilang dokumento, fill up mo lang, pipirmahan mo lang, and then sila lahat ng magpa-process.
ganun ka-convenient si IPAMS. Ganun siya kagaling na to the point na mag-iintay ka na lang talaga. So, kinabukasan, so August 16, 'di ba, gumawa kami ng GC account, IRCC. So, August 17, nag-email na si IRCC ng biometric instruction. Okay? So, pinapapunta na kami ng VFS para magpa-biometrics. So, tapos, once na ma-receive mo na yung biometric instruction, kailangan mo nang magpa-schedule ng biometrics sa BFS, which is located siya sa Makati. So, nagpa-schedule kami by August 22. So, 17 kami binigyan ng letter. 22, naka-schedule na kami. And then, after nun, mag-iintay ka na lang ng visa approval, which magra-run siya originally 18 weeks. Pero depende. Depende sa situation. Sobrang iba-iba eh. Kasi merong iba, weeks lang. Yung iba, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months. In my case, lumabas yung visa approval ko after 2 months. Okay? Diba, August 22 na biometrics ako. After almost 2 months, October 17, na-receive ko yung magandang balita na approve na yung visa ko. So, talagang tumatalon or pumapalakpak yung tenga ko kasi sobrang tagal namin siya inintay. Imagine, October 5 last year, October 3, yung final interview. And then, after a year, na-approve na yung visa namin. So, ibig sabihin, kailangan na lang namin intayin is yung flight ticket. Okay, so afternoon, October 25, so, di ba, 17, na-release na yung visa. October 25, na-schedule na kami ng PDOS. So, di ba? Yung PDOS kasi once na naka-schedule ka na dyan, ibig sabihin, sure na, naaalis ka na talaga. After nun, may nag-email naman sa amin from here, sa Canada, yung professor naman namin sa French class. Okay, November 2, nag-start na kami ng French class. Okay, so dito sa Quebec, Canada, ang mother tongue kasi nila dito is French. Okay, so kaya hindi rin talaga required ng IELTS. So ang required is enrollment sa French class, which is hindi na kami nag-asikaso din. So employer na. So si employer nag-enroll sa amin, yung professor na lang mag-i-email sa amin kung kailan kami dapat magsimula mag-French. So after nung French, so sunod-sunod na yung mga nag-i-email sa amin. November 4, yung apartment naman namin yung nag-email. Okay, so November 4, in-email kami about dito sa apartment namin, kung magkano, kung ilan yung contract, yung list ng contract, yung mga rules and regulations, basta ganun. So, sunod-sunod na. So, okay, lumipat ako ng pwesto kasi medyo dumidilim na. So, wala nang binibigay na liwanag yung araw sa akin. So, dito kasi alas 4 pa lang, madilim na. Okay, going back. So, November 15, nag-last day na ako sa work. Okay, so, kasi kailangan ko ng i-spend yung mga natitirang araw ko dito sa Pilipinas sa family ko, sa sarili ko, syempre, tsaka may mga bagay pa akong dapat esikasuhin. So, after ko mag-last day sa work, November 24 ata, nagpa-repeat medical ako. Okay? So, nagpa-medical ulit ako, nagpa-upfront medical ako. So, bakit ako umulit? Okay? Kasi, ang sabi sa amin, aalis na kami ng December 12. Eh, ma-expired na yung unang medical namin, which is November 26, 2022. Pero, ang maganda dito, guys, yung upfront medical exam na inulit is reimbursable ulit siya ni IPAMS. So, diba? So, initially, talagang 10,000 lang yung nagastos ko kasi binalik naman sa akin yung 10,000 after ko magpa-medical. Tapos, after ng medical, so, sunod-sunod na, kinabukasan, lumabas na yung plane ticket namin. So, aalis na ako ng December 10. So, syempre, medyo nalungkot ako kasi December 10, so hindi ako makakapag-Christmas, hindi ako makakapag-New Year. Pero at the same time, sobrang saya. Kasi nga, syempre, matagal kong inintay ito. Imagine from October 2021 na final interview ako, December 10, aalis na ako. Tapos after ilang days,
December 9, so December 9, pinapunta kami ng agency o pinapunta kami ng IPOMS kasi kailangan na namin kunin yung mga travel documents, final orientations, tapos binigyan pa kami ng words of wisdom ng president ng IPOMS. And then, na-meet din namin si Sir Raymond, yung nakilala ko, yung recruiter ko, and then si Ma'am Babes, yung project officer ko. Binigay na sa amin yung mga travel docs and yung plane ticket. So, ayun, December 10, kinabukasan, umalis na ako ng 11:50 ng gabi. And then, nakarating ako dito sa Canada ng December 12. Yes, so medyo matagal yung biyahe, inabot ng 2 days, kasi 4 connecting flights kami. So, from Philippines to Seoul, Incheon, Korea, then to Vancouver, to Toronto, and then to Quebec. Kasi walang direct flight from Philippines to Quebec. So guys, so ayun yung naging process ko. So yung journey ko sa IPOMS papunta dito sa Canada at kung paanong 10,000 lang yung nagastos ko. Diba? So ngayon, if may mga questions kayo about kung paano makapunta dito or paano mag-apply kay IPOMS, pwede kayong mag-comment down below tapos sasagutin ko na lang yung mga questions nyo. Tapos guys, kay IPOMS, hindi lang siya about restaurant yung hiring. Okay, so marami din ibang positions. Hindi lang din Canada. Meron din Middle East, meron din United Kingdom, Australia, iba-ibang bansa din. And iba-ibang work din. Lalo na yung mga skilled workers natin like yung mga mekaniko, yung mga welders, mas in demand sila dito sa Canada. Like recently, parang nag-visit ako sa page nila. So, marami silang hiring na hinahanap. So, ito ipapakita ko sa inyo yung screenshot. Kaya kung gusto nyong mag-apply papunta dito sa Canada or sa ibang panig ng mundo, I suggest, highly suggested na si IPOMS yung maging daan patungo sa pangarap nyo. Kasi sobrang aasikasuhin talaga nila kayo. Wala kayong babayaran, kundi yung medical lang. And then, talagang sila lahat mag-aasikaso ng processing nyo. And one more thing, lahat ng tao sa IPOMS ay very approachable. As in, nagre-reply sila. As in, hindi mo ma-experience yung parang susungitan ka nila or what. Like sa ibang agency. Basta, the best agency talaga is si IPOMS. And lastly, gusto kong magpasalamat kay Sir Raymond Sayaw, yung recruiter ko, si Ma'am Babes, yung project officer ko sa nag-asikaso ng mga papers ko, and syempre sa IPOMS. So ngayon, kung nagustuhan nyo yung videos na to, please like, share, and subscribe para makatulong din tayo sa ibang Pilipino or sa ibang kababayan natin na gustong makapunta dito sa Canada or sa ibang panig ng mundo. So pwede nyo i-share yung story ko. Pwede nyo akong i-PM or mag-comment kayo para masagot ko yung mga questions nyo. Okay, so thank you guys and see you on my next videos.